Okay po, sa nakikita ninyo, yung mga luma kong mga bakod dati dun sa harapan ay kaysa itapon ko, pansamantala ko muna siyang gagamitin dito. So, tinatibay ko ng konti ito para meron namang konting harang dun sa kabila dun sa pagitan ng 7-Eleven. So, ito na po yung ginawa ko. Konting retouch na lang dahil magtatanim na ako dahil baka kulang na sa panahon. So, gagawin natin yung mga dati ng mga lupa na binagsama-sama ay gagawin ko, ikakalag ko na sa loob. So, kinultivate ko lang po dun sa loob para naman hindi masyadong matigas yung lupa para pag nag-penetrate po yung ugat ay maganda ang Okay, yan po. I-pass forward na natin para mabilis po ang ating gawain. Ayan, kinakalat na po yung mga lupa. Ayan, ito na po yung bagong binili ko na mga lupa. Ayan po, nakakalat na siya. Kaya hindi na sayang po yung plastic ng lupa na pinaglagyan. Magagamit po natin yan. Ayan po, yung mga nabili na po na mga punla. Yan po ay ready to plant na po. Kaya binutasan ko na po yung mga plastic. Then, nilagay ko na po isa-isa. At itatanim na po natin. Yan po yung okra. Nalagay lang po sa center. Yan. Mga tiga-apat. Talong. Yan na po yung talong. Isa pang talong. Isa pang talong. Yan po yung sa dulo ay kalabasa na maligat. Yan. Okay. So, fast forward na natin. Yan. Sa bahaging ito ay may sili. At kamatis. Ayan. So, pansamantala, yan na po yung mga dating mga paso na plastic na ginamit ko noon. Yan, diyan ko nilagay yung sili at kamatis pansamantala. Habang ginagawa ko pa yung pangalawa dun sa may kahoy na aking ginawa. Yan, siling panigang. Yan po yung mga iba't ibang variety ng tomato. Yan po, nilagay ko na rin din sa gilid ng bahay dun sa may halamanan sa harapan ng bahay. Okay po, salamat po. God bless.